Hey guys, welcome back to another video. Gusto ko munang linawin ang kaibahan ng depresyon at kalungkutan. Kasi alam kong naguguluhan ka sa dalawang to. Ang kalungkutan ay normal na reaksyon nating mga tao. Halimbawa, kung may mawawala sa atin, kung madidisappoint tayo, kung may problema tayo, kung nahihirapan tayo sa ating sitwasyon, syempre, malulungkot tayo. Yung iba kasi nagsasabing depressed sila. Pero nung tinanong ko kung anong nangyari, kung bakit ganun ang naramdaman nila, nalaman ko na malungkot lang pala sila. Para mas madali mong maintindihan, ganito na lang. Yang sinasabi mong depressed ka, kapag nawala yan ang kusa at wala siyang malaking impact sa buhay mo, ibig sabihin na hindi ka depressed. Normal na kalungkutan lang yan. Ang depresyon kasi ay isang sakit sa isip na nakakaapekto ng iyong mood. Hindi mo na rin maiintindihan ang sarili mo at hindi mo na rin maiintindihan ang ibang tao o mga bagay sa paligid mo. Maraming tawag sa depresyon. May clinical depression, major depressive disorder, at major depression. Marami rin ang type ng depresyon. One is situational, two is biological, three is psychological, and four is existential. Pero hindi ko na ito i-describe sa video ngayon para hindi hahaba. Mag-focus lang muna tayo sa depresyon at kalungkutan. So ayun nga, ang depresyon ay naguguluhan ka kung anong dahilan at matagal din siyang mawawala. Yun bang nararamdaman mong wala kang halaga? Wala kang pag-asa sa buhay? May mga tao rin nang dahil sa depresyon ay madali silang magalit at mairita. Nahihirapan din silang makapag-concentrate at nahihirapan din silang gumawa ng desisyon. May iba rin na nagkukulong na. Ayaw nang makihalubilo sa ibang tao. Wala na rin silang gana na gawin ang passion nila. May mga physical signs din tulad ng hindi ka makatulog, wala ka ng ganang kumain, wala ka ng sapat na lakas, at ang pinakamalala, yung may suicidal thoughts na. Totoo ang depresyon. Kung may tao man na tumatawa dahil akala nila na nag-iinarte lang ang isang tao, hindi po. Ang depresyon ay hindi biro. It's a real illness, but it's treatable. Kung sa tingin mo ay may depresyon ka talaga, huwag kang sumuko, okay? Uulitin ko. Bawat isa sa atin ay nalulungkot sa panapanahon. Pero ang depresyon ay isang nakapanghihinang sakit na nagtatagal at nakaaabala sa pangaraw-araw na gawain ng isang tao. Minsan naguguluhan tayo kung ang naramdaman ba natin ay normal na kalungkutan lang o depresyon na ba to. Pero may mga tao na talagang nagkakaroon ng sobrang negatibong emosyon. Minsan nakadama pa ng kawalang silbi at minsan maiisip nila ang pagpapakamatay. Sana'y huwag mong gawin kung ano man ang iniisip mo ngayon dahil tutulungan kitang puksain ang halimaw na yan. Alam mo, ang depresyon ay hindi naman ngayon lang nangyayari. Noon pa itong sinaunang panahon. Nabanggit nga ng Biblia na may mga lalaki at babaeng nagkaroon ng negatibong emosyon. Halimbawa, si Hannah ay nagkakaroon ng mapait na kaluluwa. At ang ibig sabihin ng mapait na kaluluwa, ito'y puno ng dalamhati at matinding sama ng loob. Para mas maniwala ka sa mga pinagsasabi ko, basahin natin ang 1 Samuel 1:10. Napakabigat ng kalooban ni Hannah at nagsimula siyang manalangin sa Diyos at umiyak ng labis-labis. Kita mo yan? Napakabigat ng kalooban at umiyak pa ng labis-labis. Nalaman natin na si Hannah ay depressed sa mga panahong yun. May isa pang halimbawa, isa siyang lalaki na nadidepress din. Siya si Propeta Elias. Dahil sa pigati, hiniling niya sa Diyos na sana'y mawala na lang siya. Basahin natin kung ano ang sabi ng Unang Hari 19:4. Pagkatapos, isang araw siyang naglakbay papunta sa ilang. Umupo siya sa ilalim ng isang punong retama at hiniling niya na mamatay na sana siya. Sinabi niya, "Hindi ko na kaya. O Diyos, kunin mo na ang buhay ko dahil hindi ako nakahigit sa mga ninuno ko." Ngayon alam mo na,
na hindi ka nag-iisa sa laban na to. Kahit depressed ang mga taong yan, lumalaban pa rin sila at tinutulungan sila ng Diyos. Ginagamit ng Diyos ang pinili niyang tao para aliwin ang mga kaluluwang nanlulumo. Alam mo ba kung ano ang kaluluwang nanlulumo? Tumukoy ito sa mga taong pansamantalang dumaranas ng kaintingan sa buhay. Basahin natin ang 1 Tesalonica 5:14. Pero hinihimok din namin kayo mga kapatid na babalaan ang mga masuwayin, patibayin ang mga pinanghihinaan ng loob, alalayan ang mahihina, at maging mapagpasensya sa lahat. Kaya gusto ko ring tulungan ka. Ginawa ko ang videong to para sa'yo. Gusto ko lang na malaman mo na ang daming taong nadidepress sa mundo. Kahit nagpakabait naman tayo, matatamaan pa rin tayo. Maliwanag, di ba? Na kahit ang tapat ng mga lalaki at babae noong panahon ng Biblia ay nadidepress din. Paminsan-minsan, ganun ang buhay. Kung depressed na depressed ka ngayon, hindi mo kasalanan yon. Uulitin ko, okay? Hindi mo kasalanan. Bakit? Basahin natin ang Roma 8:22. Dahil alam natin na ang lahat ng nilalang ay patuloy na dumaraing na magkakasama at nasasaktang magkakasama hanggang ngayon. Lahat ng negatibong pangyayari sa buhay natin ay resulta ito ng pagre-rebelde ng unang mag-asawa, si Adan at Eva. Alam mo naman siguro ang buong storya, di ba? Kaya namumuhay tayo ngayon sa mapait na sitwasyon. Basahin natin ang Awit 51:5. Ipinanganak akong makasalanan. Makasalanan na ako mula pa ng ipaglihi ng aking ina. Mula pa noong nasa sinapupunan pa lang tayo, bitbit na natin ang di perpektong buhay. Basahin natin kung ano ang sabi ng Roma 5:12. Familiar na ito sa ating lahat. Kaya sa pamamagitan ng isang tao, ang taong tinutukoy dito ay si Adan. Kaya sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. Dahil sa minanang di kasakdalan mula kay Adan, tayong lahat ay nagkakasakit, physical man o emosyonal. Walang exempted. Kahit ako na nagpapayo sa'yo, ay may stress din paminsan-minsan. Bilang resulta ng di kasakdalang iyon, sinasabi ng Biblia na ang buong sangnilalang ay patuloy na dumaraing na magkakasama at nasasaktang magkakasama. Pero may pag-asang ibinibigay ang Biblia na di kayang ibigay ng sinumang doktor. Ano ang pag-asang yon? Basahin natin ang Apokalipsis 21:4. Isa ito sa mga paborito kong teksto. At papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na. Di ba't napakasaya nun? Yung hindi na tayo iiyak, hindi na tayo mamamatay, wala nang sakit. Gusto mo ba ang buhay na yon? Kung gusto mo, dapat kumapit ka sa Diyos. Pero syempre, papasok sa isip mo, paano ko mapaglalabanan ng depresyon? Unang-una sa lahat, dapat maunawaan mo na hindi mo laging kontrolado ang kalagayan mo. At kung minsan, nangyayari ang masasamang bagay. Basahin natin ang Ecclesiastes 9:11-12. Meron pa akong nakita sa ilalim ng araw. Hindi laging ang matulin ang nananalo sa takbuhan. Hindi laging ang malakas ang nananalo sa labanan. Hindi laging ang marunong ang may nakakain. Hindi laging ang matalino ang nagiging mayaman. At hindi laging ang may kaalaman ang nagtatagumpay. Dahil lahat sila ay naaapektuhan ng panahon at di inaasahang pangyayari. Dahil hindi alam ng tao kung kailan siya mamamatay. Kung paanong ang mga isda ay nahuhuli ng nakamamatay na lambat. At ang mga ibon ay nahuhuli sa bitag. Ang mga anak ng tao ay nabibitag ng kapahamakan na bigla na lang dumarating. Kita mo yan? Hindi natin makukontrol ang mga mangyayari. Ang makukontrol lang natin ay kung paano tayo mag-react kung nadidepress na tayo. Ibig sabihin na may magagawa ka para hindi madaig ng negatibong emosyon. Ang kailangan mo lang ay manggagamot. Siyempre, kung malala na ang depression mo, kailangan mo nang magpatingin sa mga eksperto upang masuri nilang ng mabuti
kung ano ang pinagmulan niyan at kung paano gagamutin. Ipinapayo ba ito ng Biblia? Siyempre, basahin natin ang Lucas 5:31. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit." Kaya kung meron kang nakapanghihinang sakit sa emosyon, hindi naman masamang kumonsulta sa doktor. Ipinakikita rin ng Biblia ang kahalagahan ng pananalangin. Sabihin mo sa Diyos na sobrang bigat na ng kalooban mo. Maniwala ka, lagi siyang makikinig sa iyo. Basahin natin ang sinasabi ng Awit 55:22. Ihagis mo sa Diyos ang pasanin mo at aalalayan ka niya. Hindi niya kailanman hayaang mabuwal ang matuwid. Ang pananalangin ay hindi basta pampagaan ng loob. Ito'y pakikipag-usap sa Diyos. At ang sabi ng Awit 34:18, ang Diyos ay malapit sa mga wasak ang puso. Makatutulong din sa iyo na sabihin sa isang matalik na kaibigan ang iyong nadarama. Basta kaibigan na mapagkakatiwalaan mo lang. Kawikaan 17:17, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at isang kapatid na maaasahan kapag may problema. Here's what I want to tell you. Huwag na huwag mong kimkimin o itago ang iyong emosyon. Express yourself. Alam ko kung bakit tinatago mo ito. Dahil natatakot ka na baka pagsabihan ka na mahina ka. O di kaya sa tingin mo ay wala namang nakakaintindi. Pero tandaan mo to, okay? Hindi ka mahina kung nagpapahayag ka ng nararamdaman mo. At may mga taong nakakaintindi sa'yo. Avoiding your emotions does not eliminate them. Rather, it makes it more difficult for you to manage other challenging situations that may occur in the future. Kaya huminga ka ng malalim. Breathe in. Breathe out. And put a smile on your face. And know that God will always help you.